Paris Channel, and today is our last day. Actually, later is home the time. Ito kami sa Vernon Park. Ayan. Ang galing dito, may mga may competition ata dito. Then may mga sarili parang decoration. Landscape. So, let's go dito tayo dito. Let's go. Boat ride tayo. Ito na kayo sa likod, sir. Sa gitna kayo, ma'am. Lata! Takot! Pag nahulog yung cellphone nyo dyan, ha? Dito ka na. Boat ride. Boat ride. Boat ride. Creepy. Sigurado kang kakayanin mo kami. Ito kayo na lang. Ito. 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 So perfect. Ang ba naman ito paghahawak ka mo na bella? Bakit kasi walang traffic, of course. Ayan, ganda. Biking, biking. Yung mga senyorita. Ayan. Sir, saan po tayo, sir? Kami naman dyan. Bakit marami kayo pera? Bayaran nyo. Tapos magugos kayo plato. Master! Ay, sobra! Ikaw ah! Mamaya pa kayo nagpitan. Cream kayo dyan.
Meanwhile, Avisalo, welcome back to Harris Channel, and today is mag-goodbye lang ako sa inyo. Wait. Yan. Mag-goodbye lang ako sa inyo and mag-thank you dahil sinamahan niyo ako sa ilang araw natin sa Baguio. At ayun nga, sinamahan niyo akong mapawisan, maglakad, mapagod, maglakad, umakyat sa mga sandamakmak na hagdanan sa Baguio. And ayun, thank you so much for supporting me. Ayan. And I would say na sorry din dahil hindi natin na-end yung mga vlogs or mga videos natin na uploaded na ngayon sa YouTube channel natin kasi hindi ko napapansin na wala pala tayong outro o wala naman tayong hindi natin na-close. So kailangan natin ng closure para guminhawa naman ang ating buhay, 'di ba? Para lang din sa relasyon, you need the closure to live a happy life. Charot. So ayan na guys, maraming salamat sa pagsuporta, sa pagsama sa akin. And I will add the tips ko para sa tour na ito. Wait nga lang, bakit kasi ang gulo-gulo? Ayan. So mag-a-add na rin ako ng 4 tips ko para sa mga first timer nating tourist dyan. So stay tuned. So ayan. So number 1 tips natin. So let's go na. So since kami is first time tourist or first time talaga sa Baguio, wala kaming kaalam-ala. Wala kaming alam-alam sa mga pasikot-sikot doon. So we're planning ng itong tour na to a month before the actual tour namin. So first tip natin is look for affordable transient house. So ayan, unti-unti talaga tayong din na ano ng ating camera. So ayan, look for affordable transient house kasi hindi mo naman kailangan, for me or for us, hindi nyo naman kailangan ng bonggang house or ng unit. But as long as cozy and comfy, it's okay sa amin. Kasi I assure to you guys na wala kayo sa loob ng bahay for the whole day. If talagang first time kayo at triggered kayong lumibot, yun ang point. So kaya for me, ang tips ko sa inyo is look for affordable unit or transient house na talagang budget friendly 'yon. Kasi nga more aura ang pupuntahan niyo, hindi more tulo. Pwera na lang kung talagang pag-unwind or talagang tulog lang talaga ang bed ninyo. So you must look for a bonggang unit or a transient house. So ayun, kasi ang range namin 350 per head. So ayan, so okay na siya. Lima kami, and then sa nakuha naming transient house is free ang dalawang bata kasi tatlong adult kami at saka dalawang bata. So ang dalawang bata ay free na. So napakabait. Shout out kay Ate. So yung transient house namin is nakalink na sa description box. So ayan, kung gusto nyo matry, very affordable yet very cozy and very comfortable naman siya. Hindi, huwag kayong mag-expect na bongga kasi nga mura lang siya. Pero andun yung safetiness, andun yung comfortable kayo, complete naman lahat. So nothing worry na talaga. So ayan, pwede kayong meron naman kasing range na nasa 300 to 350, bongga na. Pero kung barkada naman kayo is talagang hahanap kayo dapat ng bonggang bahay pero mura lang at pasok sa budget. At syempre kung mag-aura kayo, dapat affordable. Kailangan may budget kayo for the emergency expenses, ganyan. So, kasi kami,
ang cousin ko lang at saka yung boyfriend niya ang nagbayad lahat ng expenses. So, ang sagot ko lang is yung pamasahin namin ng kapatid ko. So, yun lang. Nothing more. So, let's move on sa ating tip number 2. The first day kasi namin, February 18 kami dumating. So, hinga-hinga lang muna, pahinga-pahinga. Pumunta lang kami, kinagabihan, pumunta lang kami ng night market, libot-libot lang ng saglit. And then, the first day talaga, first official day namin talaga ng paglilibot is February 19. Which is my cousin's birthday. So, ayan, pumunta kami sa mga, sa Mines View Park, ganyan-ganyan. And then, until na nakauwi na kami, talagang sinasabotahe-tahe ng ating camera. Ayan. Until na makauwi kami, meron kaming nakachikahan na taxi driver na si Kuya Rumel. So, ayan, na-chika namin na commute-commute ang ganap namin until na nag-offer siya na pwede siyang rentahan na para for the whole day na tour. So, ilili siya ang bahala maglibot sa amin. So, ang range niya I think is nasa 2,500 or 2,500. Yun ang naaalala ko. Ayan. Sorry guys, naputol kasi nag-memory full na siya. So, let's go back sa ating tip number 2. So, yun nga. Nangontrata kami sa kanya and then siya nang bahala maglibot-libot sa amin, ganyan-ganyan. If may budget naman kayo na magbabarkada, pwede naman kayong mag-commute. Yun nga lang, very hassle kasi for us, kasi nung day 1, hindi namin masyadong natsempohan na halos magkakadikit lang pala yung mga tourist spot sa Baguio. Kaya naman, masyadong napagastos kami dahil more on taxi kami. Punta kami sa ganito, taxi. Ayan, very affordable naman yung taxi. Pero yun nga lang, hassle and then medyo pahirapan ng kumuha ng taxi. Lalo na pagpagabi na kasi nga marami ng tao, pauwi na yung mga estudyante, mga ganyan. Kaya pahirapan na kumuha ng taxi. And then, ayun nga, sabi ko nga, nangontrata kami, na-chika sa amin ni Kuya Driver, na si Kuya Romel, na, yun nga, na rentahan na lang namin siya. At least, matutour niya kami, and then, hindi na time-consuming masyado. Kasi nga, diba, travel, ganyan-ganyan, mag-aantay ka ng mga taxi or ng transportation, nakakabawas din ng oras yun. Na imbis na ginugugol nyo yung oras nyo sa pag-iikot, sa pag-appreciate ng view, ng everything sa Baguio. So, ayun lang. And then, next na tayo. Move on na tayo sa number 3. Tip number 3. Ay, 3. Ganyan. Tip number 3 naman tayo. So, like what I've said, na nag-plan kami ng itong tour na to a month before. So, nagplan na rin kami ng mga itinerary namin. So, make your itinerary or make a plan for itinerary. Lalo na kung first time kayo sa isang lugar na pupuntahan ninyo. Try to search, kasi ako, sinearch ko siya sa Google Map. Naglista muna ako ng mga pwedeng puntahan sa lugar na to. Especially, example sa Baguio. Lahat ng pwedeng puntahan sa Baguio, nilista ko muna. And then, hinimay-himay ko siya. Ginroupings ko siya kung saan siya mas malapit. Kung sino yung mga mas magkakalapit. Sino yung mas malayo sa, or kunwari, nasa 2 hours away. Or 2 hours away siya. Doon ko siya ililista kung sino yung mga nandoon or sino yung mas magkakalapit. Yun guys, yun ang isang tip na dapat ilista nyo muna yung mga pupuntahan and then make a research about the location ng place para mahimay-himay nyo kung sino yung mga mag...
So, ayan, naputol na naman dahil may tumawag. So, anyway, make it fast na lang. So, like what I've said na, plan your itinerary properly para hindi kayo magastos sa pamasahe and everything. So, thankful na lang si Kuya kasi nung dito namin, siya na nag-ayos ng itinerary namin. Although, nasa na sunod naman yung aming yung aking ginawang itinerary for the second day, which is from Benguet. Ayan, nilimot namin yung mga pwedeng puntahan sa Benguet down to Baguio. Ayan. So, okay naman, nasunod naman yung plano. Although hindi ko pinresent sa kanya yung itinerary namin, pero ganon, yung pagkakasunod-sunod, ganon. Pero meron lang na unang konti, na isa, ganon. So, ayun lang, make it a plan. Make a plan for your itinerary for that, for your tour. Para hindi kayo hassle, hindi hassle sa lahat. Okay, and then next, last sa ating top, our ating tip, number 4, bring water, of course. Bring water or extra clothes kasi kahit malamig, especially sa Baguio, magpapawisan pa rin kayo kasi more lakad, more akit sa mga hagdan or sa mga bundok and everything. And then, water para dehydrated kayo. Hydrated. Basta yun, para okay pa rin yung fluid nyo sa pagtutour. Although may mga nagtitinda naman ng mga water, syempre para less gastos, bring your own water na lang na very yung mabibit-bit na hindi masyadong mabigat sa bag. So ayun na guys, tapos na yung ating tips for the first timer tourist. So I hope na nakakuha kayo ng mga tips sa akin. For me lang naman to, naisip ko lang to kasi yun nga, maraming tumatakbo sa isipan ko. Kaya I decided na i-include na lang tong tips na to sa video na to kasi last na rin naman ito kasi ito na yung video na pauwi na and then nagpunta sa Bernang Park and everything. So ayun na guys, maraming salamat sa pagsubaybay and I hope masusuportahan nyo pa rin ako. So, ayun na guys. Excuse me. Nadighay ang ate mo. So, ayun na guys. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo and hit the notification bell para ma-update ka sa mga video ko or sa video natin. So, and like and share para naman happy tayo. Okay? Thank you very much. I'll be Sala Eshma. See you on my next video. God bless.